Ang Palawan na hitik sa mga likas na yaman, mainit sa mata ng mga illegal loggers at poachers. Para bantayan ang mga kagubatan ng tinaguriang Philippines' last ecological frontier, nagsisilbi na ring forest ranger ang ilang indigenous people na naapektuhan din ng mga mapagsamantala. Narito ang special report. Sa kagustuhang matuto ng wikang Filipino at masilayan ang ganda ng Pilipinas, mula Australia, pumunta ng Palawan si KM Reyes, isang Filipina-Australian political scientist. Pero ang hitik na kagubatan ng lugar, tila may ibang pakay sa kanya. Mula taong 2014, nanirahan na sa Pilipinas si KM. Isa siya sa mga nagtatag ng Center for Sustainability PH o CSPH, isang youth environmental organization sa Palawan. Our mission is to conserve the Philippines' last remaining 3% of pristine rainforest through legal establishment of protected areas. Pero di lamang mga kagaya ni KM ang naakit sa tinuguriang Philippines' last ecological frontier. Mainit din ito sa mata ng mga mapagsamantala. Sa tala ng International Union for the Conservation of Nature, 40 sa mahigit 100 classified threatened o nanganganib ng mawalang species sa Pilipinas dito matatagpuan, tulad ng puno ng almasiga na kinukuhanan ng resin. Pangunang problema yung pangulipta ng mga halamang gubat, pinapulipatra o pangumutol ng kahoy. Tinining po kami bilang tagabantay ng mga halamang gubat. Kaya doon na po nasimula yung nasilipin na yung problema. Ang problema, pinapalala pa ng land grabbing, illegal logging at poaching sa lugar. Kaya ang grupo ni KM nagsulong ng mga programang layong muling palaguin ang kagubatan at pangalagaan ang lupa. We empower yung mga local and indigenous forest rangers or what we call wildlife enforcement volunteers and wildlife enforcement officers to be able to conduct independent biodiversity research without having to be dependent on outside scientists. Ang maganda rito, nilahukan nito maging ng indigenous Batak tribe na isa sa mga naapektuhan ng pagkasira ng kalikasan. Habang akala namin, yung almasiga hindi namin kayang buhayin. Yun pala, kayang buhayin pala sa pamamagitan ng pagsisidling ng almasiga. Sa tulong ng CIS, nakapagtanim na rin kami ng mahigit 3,000 puno. Tugma sa katutubong paniniwala ang pangangalaga at pagrespeto sa kalikasan. Us as a Philippine public being more receptive and standing up for indigenous rights because they have so much knowledge and so much understanding of our natural resources and how to conserve it in a more sustainable way. Ngayon, unti-unti nang nakikita ang bunga ng pinagsamang sikap na lokal na komunidad at grupo ni KM. Taong 2016, opisyal na idineklara ang critical habitat ang Cleopatra's Needle Forest sa Palawan. Ibig sabihin, paiigtingin ang pangangalaga sa lugar. Ang mga batak, kinilala bilang tagapangalaga at may karapatan sa lupain. Kinilala rin noong 2018 bilang National Geographic Explorer si KM dahil sa mga nagawa niya para sa kalikasan. Especially yung declaration ng Cleopatra's Needle bilang critical habitat kasi for the first time, they have really an official piece of paper, a legal policy that says that as the indigenous peoples of the area, they have first rights over the area. Yung kultura namin ay hindi po namin yan sabi iniiwanan kung hindi tala alos, dinadagdagdagan pa namin yung aming mga traditional na kultura.